itong programa na to, it's a very successful program ngayong araw na to. Itong Visionaries talk show with Jerry Dada live dito sa United Kingdom. And makikita natin na ito yung collaboration ng mga OFW and migrant workers around the globe. Ako, nasa Middle East, si Sharnan naman ang presidente ng OFW Helpline na nasa New York. Tapos meron din tayo si Kuya Abdul Aziz sa kakabila na nasa Pilipinas, and the rest are from the United Kingdom. So makita mo na sa mga ganitong klaseng platform, sa mga ganitong klaseng programa na ang mundo pinapaliit natin, it's because of the love of our country. So hindi siguro tayo dito mag-spend ng ilang oras na makinig, hindi lang makinig kundi nag-prepare ng ating sarili to be presentable sa mga taong makikinig nitong ating programa. And sabi ko nga sa ating mga kababayan na mga migrant workers and OFW, sa mga Lumads, sa mga Moro people, and of course sa ating mga kababayan, ating mga Kristiyano, na sana magkaisa tayo ngayong halalan na darating ngayong 2022, na sana ipaglaban natin itong malinis, transparent na klase ng eleksyon through hybrid election system. Ito yung House Bill 3896 ni Congressman Villafuerte na nakabinbin pa ngayon sa Kongreso. And again, I am very serious, and I am strongly giving this warning sa ating chairman ng suffrage and electoral reform sa Kongreso, Miss Juliet Ferrer. Kung meron ka pang respeto sa sarili mo dahil ikaw po ay umupo dyan, ay inappoint ka po kung sino pong matawag natin na Speaker of the House ang pumili sa iyo dyan. Sana po, huwag niyong sayangin yung sweldo mo dyan, at huwag mo namang ipahiya yung mga taong bumoto sa iyo sa iyong distrito, na parang umupo ka lang dyan na para kang kiko na wala kang ginawa. And masasabi namin, baka sabihin ng mga tao, ikaw naman King, wala ka namang ginawa eh. Ang PSPH wala namang ginawa eh. Ilang beses na namin kayong binigyan ng panawagan, nagpadala kami ng sulat, ang hirap ng hagilapin ang email mo. Ano pa ba ang gusto mong ipaabot namin sa iyo? Gusto mong dalhin pa namin dito from abroad yung House Bill na yan na nakabinbin sa puwet mo, sa upuan mo na yan, para mag-move yan siya? Nakakahiya kasi. Bakit? Ikaw kasi ang kakambal ni Chairman Senator Amy Marcos sa chairmanship niya sa electoral reform din sa Senado. At doon, nagtitrending siya. At doon, pinag-uusapan siya ng media. And ang tanong dyan, ikaw, na nasa mababang kapulungan ka pa nga, wala ka pang ginawa. And I'm very serious with this. Pasalamat ka lang dahil wala ako sa Pilipinas, Congressman Juliet Ferrer, dahil pupuntahan talaga kita. Dahil it is my duty, it is my right. Dahil hinalal ako ng maraming mga OFW leaders around the globe to lead this organization. And useless naman ako na tulad mong kiko-kiko lang kung wala naman akong ginawa din. And I believe, hindi the same ang pinanggalingan natin. At hindi ako pinalaki ng parents ko na the same sa'yo. Na hindi ko maintindihan kung anong meron ang Smartmatic sa'yo, or anong meron ang Comelec sa'yo, bakit hindi ka nagsasalita. And it's very painful sa akin as OFW,
as isang ordinaryong Pilipino na parang binabaliwala mo ang panawagan ng taong bayan. Nagkagulo na sa Senado nitong hybrid election system. Ikaw dyan, wala kang ginawa. So I am calling also ito si Speaker of the House, Cayetano, na Velasco, Alan Lord Velasco. Anong very busy ka na ang dami ng mga deputy speaker ang ginawa mo, pero hindi mo tiningnan itong mga chairmanship ng mga membro ng chamber mo, kung ano ang mga ginagawa nila. So I am calling also sa iyo. Hindi mo pa ako narinig na nag-comment sa iyo, Lord Alan Velasco. Pero huwag mo ring hintayin na mapuno ako din sa iyo. Dahil marami nang mga comments sa iyo sa media, sa radio, sa social media, mainstream or what. Pero ako pa ay medyo mataas yung pasensya ko. Dahil naging politician nga tayo nung unang panahon sa Sarangani. And ito yung last na panawagan ko. And alam ko, parang naiiyak ako Dahil ganito kasi ako pag talagang nasasaktan ako. Hindi ko alam kasi kung ano ang kulang. Dahil tayo mga OFW, sana itulog na natin. Andito pa tayo ngayon. Nagsasalita. Nag-iingay. Dapat si Kuya Abdul Aziz kabila ngayon, anong oras na yun sa Pilipinas? Alauna, 23 na ng madaling araw, andyan pa rin siya. Bakit kami nagpapakahirap ng ganitong itong way na to? Na wala naman kaming makuha dito na sweldo eh. Wala naman kaming makuha dito na sahod sa YouTube or sa Facebook. But why we are here? Because gusto namin na ang anak namin, ang apo namin, matikma naman niya yung natikma namin ngayon na administrasyon ni Duterte for this one term na sana tuloy-tuloy. Ito yung rason eh. Binigyan tayo ng glimpse ni President Duterte na ganito pala ang dapat sana. Ito pala ang good governance. Ito pala yung tinatawag na people's empowerment. Ito pala yung tinatawag natin na lakas ng ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. And sabi ko nga, itong mga tao na nasa London, means nasa Middle East, nasa Amerika, hindi naman kami magsispend ng maraming oras dito kung wala kaming pagmamahal sa bayan. And this is the only thing na mabayaran namin ang pagmamahal sa Pilipinas. Andyan si Tito Pabilyon na nakaantabay pa rin na dapat sana naghanap buhay siya para sa kanyang pamilya. And yet, andito siya. Umaabot na kami ng 4 oras. Dahil kanina, andun kami sa kabilang platform. But still, nakita mo tong tao na to. Andito, nakikinig. Gusto niyang malaman. Gusto niyang malaman kung anong pinaglalaban itong mga tao na to. Because mahal din niya ang kanyang bayan eh. I don't want to be very emotional. But nakita ko yung group of people na andito eh. Na nag-exert ng effort eh. Nag-exert ng time. Nag-exert ng preparation. So, anong ginagawa mo nyo, mga congressman? Sinasakuran kayo dyan. Umalis kayo dyan kung ayaw nyo. May mga magaling naman na congressman eh. Juliet Ferrer eh. Nakakaya ka, from Visayan Region ka pa naman. Ilocano ka, diba? Taga-Negros ka. I believe ang mga Ilunggo isa talagang mga palaban. Pero ikaw, ewan ko kung anong ginagawa mo sa tumbong mo. And it's very frustrating as isang OFW na andito ang layo-layo namin, na nahirapan kami, na gusto naming i-push itong batas na to na limited naman yung kakayahan namin, dahil ordinaryong tao kami, hindi kami congresswoman
or congressman or senador. Hindi kami the same sa inyo. So ano ang dapat natin gawin? And I'm very thankful again na merong ganitong mga platform. Visionary of Jerry Dada that talks about the love of the country, talks about the problem of other people na dapat hindi namin problema. Problema niyong mga congressman, problema niyong mga senador, ang problema ng OFW at saka migrante, hindi problema namin. Dapat itong oras na binigay namin dito, sana mag-part-time kami para magkapera kami dahil pandemic na yun. But what is the reason why we are here facing this platform? Because we want that our simple voice to be heard sa simpleng mga mamamayang tao. And that is the main reason why we are pushing this clean and honest election through this People's Alliance for Clean Election in the Philippines and itong programa natin dito kaya Jerry Dada through sa organisasyon ko sa OFW Helpline. So I'm very sorry. Dahil pag minsan lang ako ganito, lagi lang ako nakasmile. But pag dumarating ang oras na kailangan kong maging seryoso, I am very serious sa'yo, Juliet Ferrer. Huwag mong ipahiya ang sarili mong angkan. Because I am challenging you. I am just an ordinary person. You are a congresswoman. Pero huwag mong punuin ang salop ko. God bless us all and mabuhay tayong lahat. Thank you so much, Sir King. Sa karagdagan, to know others, salamat talaga na, my God, you have that very emotional, no? A very emotional power from your heart talagang. It is just amazing to know that we have you as a president of this OFW, sir. Meron lang akong katanungan sa'yo, last na lang, bakit makialam ang mga OFW and migrants sa ating halalan? Dapat kasing makialam ang mga OFW at saka mga simpleng mga migranting kababayan natin. Tingnan mo siya, Congresswoman Juliet Ferrer or mga senator andyan. Ito mga tao na to, migrante na yan, mga green card holder na yan. Merong magandang buhay na yan. Hindi na yan mga the same sa amin na mga OCW or overseas contract worker na pag matapos ang kontrata, wala ka ng trabaho. But bakit andyan sila? Nasa London na, ang sarap ng buhay nila. Pwede nilang magpasyal sila doon sa gilid ng London Bridge, kakain kasama ang pamilya. But bakit andyan sila ngayon? Hindi ka nahiya. Nakasarap-sarap lang buhay sana nila, pero andito sila, mas may pagmamahal siya sa'yo. So better you resign. Kaya kaming mga OFW, kailangan nating makipag-alyansa sa maraming organisasyon. Kami mga OFW at migrante, dapat makialam. Kailangan namin bubusisihin dahil alam namin na ito na yung right time na maging gigising ang Pilipinas for the good of our country. And alam namin na through hybrid election system, matuloy-tuloy ang pagbabago sa Pilipinas, magkaroon kami ng magaling at talagang mapagmahal na presidente after kay Duterte. Kung once ang bayan ng Pilipinas, yung gusto ng taong bayan ay mailuklok doon ang gusto nila, hindi yung gusto ng Smartmatic at saka gusto ng Comelec dahil sa pera. And that is the reason why, dahil kami mga OFW at migrante, kami yung medyo may time ngayong pandemic na to na magkaroon ng laban. And this is the reason why we are pushing this clean and honest, transparent election system and through this hybrid election system, people's version, Ms. Jerry Dada. Sure, I believe, bigyan ko rin ng pagkakataon na magsalita siguro sila Shernan, sila Pia Tito, dahil andito sila for the last 5 hours. Yeah, yeah. Mm-hmm. Si Kuya Abdul Aziz, nasa Pilipinas, yan yung pinakakawawa. Madaling araw na, pero andyan dahil sa pagmamahal sa bayan. Um,
my God, this is really good. You know, it's really good to know that Sir King is King Bilimaki is one of the best leader that we are going to follow. That is the best brand. That's the best brand that we're very good example to all of us that that brand really is that that experience to do the right thing is what the is what the created the brand of yourself. Hindi lang si Kuya King, kundi para sa ating lahat. Kung gusto mong gawin natin na magandang ehemplo ka sa ating bayan, then we have to do the right thing. And this is why we are here, dahil we want to do the right thing. So when you are doing an excellence, that excellence becomes unforgettable. That unforgettable, people remember you when you do the good thing. You will stand out. Stand out because people will follow you because you do the good thing. You're a good, your best leader. So kung gagawin mo sa sarili mo yon, then what's gonna happen to our country? It's gonna be the best, right? So we have to choose the right leader. You have to make sure that we have to choose the right leader at all. Then otherwise, wala, we're gonna be all over the place. Tama ka. Talaga naman. Jerry Dada. So yun nga, yun nga ang pinaglalaban natin at andito yung mga tao nakaantabay. So I want to ask dahil first time na nagkabungguan kami sa Bisaya pa ni Kuya Tito. Ano ang makita mo Kuya Tito? First time tayo nag-usap ngayon na mayroong ganitong organisasyon. Ano ang makita mo sa kabuuan? Is this just a drama? Is this just kaming mga tao dito? Binabayaran ba kami dito? To talk about clean and honest election. Anong masabi mo, Kuya Tito? Mm-hmm.